Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating ginugunita ang sangdakilang Santo Papa, dakilang Papa San Gregorio, pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyagamong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pag-unlad ng kanyang banal sa isip, salita at gawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam na iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinatanggap natin upang ating maunawaan ang mga kalooban niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan espiritual, mga pananalaytang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng mga tao. Ang mga ginagamit namin sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa parang espiritual. Nauunawaan ang tao nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit walang nakakaunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, matuwid ang poong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha
ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Pagpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao, may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Jesse. Welcome po kayong lagi dito sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Alam ko, no, kahit may bagyo, kayo naririto at nagkakasama-sama at tayo dumudulog, humihiling kay Padre Pio na nawa yung ating mga intensyon, kagalingan sa mga karamdaman, mga special nating hinihiling sa kanya, magandang buhay, hanap buhay, no, ay naway ipagkaloob ni Padre Pio sa atin. At yung mga personal nyo pang
daladala ngayon. Tingnan natin ang mabuting balita na ating napakinggan. Narito si Jesus at sa kanyang pagdating sa Kapernaum sa Galilea ay meron sa isa sa sinagoga o sa ating panahon ang tawag dito ay kapilya, no? Ang templo ay di nasa Jerusalem pero yung mga maliliit na kapilya ang tawag ay sinagoga. At doon sa sinagoga, merong isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. At tingnan ninyo kung ano ang ugali ng masamang espiritu. Ano ang pakialam mo sa amin? Ganyan ang ugali ng isang taong merong masamang espiritu. No? Ugali ng demonyo. Ano ang pakialam mo sa amin? Marahil kayo'y naka-encounter na ng taong ganyan. Pag pinagsabihan, anong pakialam mo sa akin? No? Ganyan ang ugali ng mga ng masamang espiritu. Kaya siya'y pinagsabihan agad ni Jesus, tumahimik ka. No? Pinatahimik agad, no? Dahil alam natin, no? Ang mga taong walang pakialam, ito yung mga taong walang malasakit, no? Walang malasakit sa kapwa, no? Pag ang tao ay wala nang pakialam sa kanyang kapwa, ito'y putol na ang relasyon sa Diyos, no? Putol lang iyong pakikipag-ugnayan, kaya wala nang pakialam sa kapwa, no? Lalong higit sa Diyos. Kaya sabi ng demonyo, anong pakialam mo sa amin? Naparito ka ba para puksain kami? No? Kapag ka ang isang tao na nagtataglay ng masamang espiritu, automatic, hiwalay ka agad sa Diyos. No? Putol ang iyong relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Jesus, tumahimik ka. No? Tumahimik ka. Sa panahon natin ngayon, napakadami ng ganyang maiingay, no? Yung maiingay sa mundo, no? Mga tawag natin ni mga mapanirang espiritu, nagbibigay ng kaguluhan, pagkakahiwa-hiwalay, iba't ibang uri ng kasalanan sa tahanan, yan ang bunga ng masamang espiritu. At yan napakaingay sa mundo natin ngayon. At yan ang pinakikinggan ng marami. Ang boses ng anong pakialam mo. No, mas yan ang pinakinggan ng marami ngayon. Kaya maraming sa pamilya, ang watak-watak, sa tahanan, ang wasak, ang pamilya, maraming mga relasyon ang nasisira dahil sa ugaling yan. No? At yan ang pinakikinggan. No? Kaya sabi ni Jesus, tumahimik ka. Dapat ang pakinggan natin, mga minamahal na mga kapatid, ay hindi ang ganyang uri ng espiritu na nagdadala ng kasiraan sa atin, no? Ang ating pakinggan ay ang espiritu ng Diyos, si Jesus, na ang dala sa ating pamilya ay unity, hindi division. Pakinggan natin ang Diyos, no? Kaya inyong pagnilayan ng iyong sarili, sino kayang pinakikinggan ko? Yung tinig ng mapanirang espiritu na nagdadala ng maraming uri ng kasalanan sa akin, sa tahanan, o si Jesus. Titingnan mo ang kalalagayan mo ng buhay mo ngayon. No? Titingnan mo. Kaya sabi ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. No? At siya naman ay umalis. Kaya nawa, mga minamahal na mga kapatid, ano? Sa banal na misa, inyong hilingin sa Panginoong Diyos na sana tayo'y magtaglay ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Na tayo laging payapa. Huwag nating pakinggan ang napakadaming tinig sa mundong ito. Tinig ng masamang Espiritu. Yung tinig ng walang malasakit sa kapwa. Walang pakialam sa tao. Walang pakialam sa mahihirap. Walang pakialam sa kasamahan. Walang pakialam sa hanap buhay, walang pakialam sa buhay ng kanyang pamilya, no?
Yan ang mga taong, yan ang tinig ng masamang espiritu, no? At marami ang nakikinig dyan. Huwag mo akong pakialman. Buhay ko ito. No? Ganyan ang ugali ng demonyo. Kaya darating ang panahon, patatahimikin ka ng Diyos. Darating ang panahon, sasabihan ka ng Diyos, tumahimik ka na. At pag yun ay nangyari sa atin, ma-experience mo ang biyaya ng Diyos. Lagi nga lang po sinasabi, pag ang Diyos ang nagpatahimik sa atin, no, ito yung panahong ikaw ay dadalhin na niya sa maraming mga paraan para ikaw ay matutong sumimba, para ikaw matutong magmalasakit sa kapwa. Pero kung kailan ka dumadating sa gayang punto na ikipinatatahimik ng Diyos, minsan ito yung panahong halos wala ka na ring kakayanan. No? Ito yung panahong nung una ayaw mong sumimba, pero pag ikipinatahimik ng Diyos, ang isang oras na misa, kulang. Kahit ang maghapon, kulang sa iyo sa simbahan. Sapagkat bawat pagluhod mo ay may kasama ng mga pagluha dahil pinatatahimik ka na ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyunawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio. Kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Gregorio ay pinararangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't sa Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Thank you.
Hinihiling namin kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paghalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katuhanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa atin ngayon ang imahe ng mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila at patrona laban sa mga sunog at sakuna. Mananatili siya dito hanggang September 7 pagkatapos ng misa, pasasalamat sa ikapito ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain ng kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binabasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyay sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng PEDYA, OB-GYNE, ENT, OPTA, dental at surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 po lamang. At ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Setyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdadala po ng kandila. Ang susunod na misa ay sa ganap na ikalabindalawa ngayong tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin
na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.